pamana, handa na ba kayo? Handa na, handa na, handa na ang lahat. Mga kagamitan, higit kaming pamana. Masigla at masaya. Sabik sa mga kwentong galing sa Biblia. Ang ulot ay biyaya, may aral na dala. Mabubuting pamana, handang handa na. Kapayapaan sa inyo, mga pamana, isang masayang araw sa ating lahat. Kamusta kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan sa araw na ito. Ako nga pala, si Teacher Jessel, at ako ang makakasama ninyo sa araw na ito upang makapakinig ng panibagong kwento mula sa Biblia. Maaari bang pakihanda ang mga sumusunod? Lapis o ballpen? Papel o notebook? Mamaya ay gagamitin natin ang mga ito para sa ating activity. Tara na at magsimula na tayo. Ipikit ang inyong mga mata at tayo'y mananalangin. Aba, ang maraming hari, maraming salamat po sa araw na pinagkaloob niyo sa amin at sa patuloy na paggabay sa amin. Salamat po, Ama, sa patuloy na pagbibigay kalakasan. Sana po ay marami kaming natutunan sa aming sa pagpapakalam sa aral ngayon. Tulungan niyo po kami na maging mababait na bata. Ito po ang aming hiling sa pangalan niyo pong Diyos, Kristo Jesus, ikaw ang nag-iisang tagapagligtas. Amen. Kamusta kayong lahat? Sana'y nasa maayos kayong kalagayan. Malusog, malakas, at laging happy! Bago pala ang maikling kwento ay tara, samahan niyo ako para sa maikling activity. Magpapakita ako ng mga larawan. Kung ito ay nagpapakita ng pagiging isang mabuting anak, ay magpakita ng heart sign sa pamamagitan ng inyong mga kamay. Like sign? Kung ito ay hindi nagpapakita ng pagiging isang mabuting anak. Salamat mga pamana, kaya tayo na at makinig ng panibagong kwento na may pamagat na ang Batang si Jose mula sa Aklat ng Genesis, Kapitulo 37, Versikulo 1 hanggang 28. Nang si Jose ay may 17 taong gulang na, ay nag-aalaga siya ng kawan ng kanyang amang si Jacob. Masipag at madaling utusan si Jose. Mas mahal ni Jacob si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isininang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas na may sari-saring kulay. Nang mapansin ng mga kapatid ni Jose na mas mahal siya ng kanilang ama, kinainggitan siya ng mga ito at ayaw siyang pakisamahang mabuti. Minsan na naginip si Jose at lalong nagalit ang mga kapatid niya nang ito'y ikwento niya sa kanila. Isang araw, nasa Shechem ang mga kapatid ni Jose at pinapastol doon ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Jacob kay Jose, "Maghanda ka at sumunod sa iyong mga kapatid." "Opo." Sinabi pa ng kanyang ama, "Tignan mo kung sila nasa mabuting kalagayan. Pagkatapos, bumalik ka agad nang malaman ko." Lumakad nga si Jose mula sa libis ng Hebron at nakarating sa Shechem. Sa kanyang paglalakad, nakita siya ng isang lalaki at tinanong kung anong hinahanap niya. "Hinahanap ko po ang aking mga kapatid na nagpapastol ng aming kawan. Saan ko po kaya sila makikita?" Sinabi ng lalaki, "Umalis na sila at ang dinig ko'y sa Dotan pupunta."
Sumunod si Jose at natagpuan nga roon ang mga kapatid. Malayo pa'y natanaw na siya ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, "Ang mahilig man naginip, patayin natin siya at ihulog sa balon. Sabihin, siya'y kinain ng mga matangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyari sa kanyang panaginip." Narinig ito ni Ruben at binalak niyang iligtas si Jose. Sabi niya, "Huwag. Huwag nating patayin. Huwag nating siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin sa balon." Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid at dalhin ito sa kanyang ama. Paglapit ni Jose, hinubad nila ang mahabang damit ito na may manggas at inihulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga Ismailitang mula sa Gilead. Ang kanilang mga kamelyo ay may mga kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Huda sa kanyang mga kapatid, "Wala tayong mapapala kung papatay natin ang ating kapatid. Mabuti pa ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismailita kaysa ating saktan. Siya ay kapatid din natin, laman ng ating laman at dugo ng ating dugo." At sila'y nagkasundo. Kaya't nang may dumaraang mga mangangalakal na Midyanita, iniahon nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 perasong pilak. At si Jose ay dinala ng mga Ismailita sa Ehipto. Ito nagtatapos ang ating kwento, mga bata. Tiyak ako na may natutunan kayo. Ano ba kaya ang aral na natutunan natin sa ating kwento? Una, maging masuno rin sa ating mga magulang. Tandaan, mga pamana, ang pagsunod sa mga magulang ay tanda ng ating pagmamahal at paggalang sa kanila. Huwag tayong magdadabog o sisimangot pag tayo ay kanilang inuutusan. Sumunod tayo ng may masayang puso. Ikalawa, mahalin ang ating mga kapatid. Gaya ni Jose ay maayos pa rin niyang pinakitunguhan ang kanyang mga kapatid kahit alam niyang naiinggit ang mga ito sa kanya. Hindi siya nagtanim ng galit o sama ng loob sa kanyang mga kapatid, kahit ginawan siya nito ng masama. Kaya pag ginawan tayo ng masama ng sinuman, ay ang igaganti natin ay mabuti. Ikatlo, huwag tayong maiinggit sa ating kapatid. Huwag nating gagayahin ang mga kapatid ni Jose na nagkasundo na gawan siya ng masama dahil sa pagkaingit ng mga ito sa kanya. Dapat pa nga ay maging masaya tayo kapag ang ating kapatid o ang ating kapwa ay nagiging successful sa buhay. Matapos ang mga aral sa kwento ay maaari nyo lang ilabas ang mga ipinahanda ko sa inyong art materials kanina. Ganito ang inyong gagawin. Sa isang malinis na papel, nais ko na gumuhit kayo ng isang puso. Sa loob ng puso ay isulat nyo ang mga ugali ng isang mabuting bata. Dapat mapuno nyo ang malaking puso na iginuhit nyo. Sa huli, nais ko na kulayan nyo ang mga ito upang mas maging maganda ang kalalabasan ng inyong mga gawa. Bago tayo manalangin ay nais ko na tandaan ninyo ang ating memory verse. Mula sa aklat ni Jeremias, Kapitulo 17, Versikulo 7. Mapalad ang taong nananalig sa Panginoon at umaasa sa Panginoon. Tayo ay magtatapos na, kaya tayo nang tumayo, kumikit, at manalangin. Aba, Ama naming Hari, Diyos ka po naming dakila at makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa mga aral na itinuro niyo po sa amin. Salamat po sa pagpapaala-alang ikaw po ay tumatawag sa iyong mga lingkod. At kahit anuman po ay aming kalagayan ay maaari kaming maging lingkod mo. Sana po ay patuloy ka naming mapalugod at mapaglingkuran. Ito lang po ang aming hiling sa pangalan niyo pong Diyos Kristo Jesus, ang aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat mga bata sa inyong pakikiisa. Hanggang sa muli, paalam at mispa, I agape you all!
sa mga kwento mo'y ginising. Ang puso ko nahihimbing. Nagturo ka sa akin ng kailanming may pagmamahal ang bawat sabihin. Pansamantala'y mispa muna o puro ko sinisinta. Maging sa kapwa ko pamana, paalam na pansamantala. Ispa na muna aking kamag-aral na minamahal. Ispa na muna sa guro ko nagpapagal. Ispa na muna aking kamag-aral na minamahal. Ispa na muna sa guro ko nagpapagal. Ispa na muna. Ispa na Ispa na muna. Ispa na.